So, by the way, just to clarify that this conversation is the day after the wedding. Imagine that. So, dapat sila yung mag-honeymoon ng bride, diba? So, continuation. So, Shai said, at huwag mong isali ang family ko kasi labas sila dito. Wala kaming ginawang masama. Akala lang yun ng mga tao. Basta ako, alam ko yung sarili ko na wala akong ginawang masama. Hindi ba ikaw mismo nagsasabi sa akin na ikaw na bahala sa BFF mo siya kasi nag-iba na naman, nag-moody na naman, di ba? Jory said, i-block mo si Alice kung ayaw mo ng gulo. I-block mo yung number at huwag ka nang magpapakita sa amin. Wala akong paki kung si Alice ang lumalapit sa iyo. I'll try to save this marriage as much as I can kasi ayaw kong masira ang mga plano namin. Know your limitations. Pinabayaan ko na nga kayo na mag-sweet sweet in front of me kasi ayaw ko ng gulo. Pero yung mga tao kahapon, lahat sila saksi kung paano niyo ako kinawawa at pinahiya. Oh my God. I can't. So, Shai said, paano ko sinira na halos mag-walkout na si Alice kahapon? Pero pinigilan ko. Pero kasalanan ko pa, ate? Paano yun? She said still, wala kaming masamang ginagawa. And then Jory said, wag mong sabihin na wag mong sabihin na hindi mo alam ang mga ginawa mo, Shai. Hindi mo ba alam na nagpagkamalan pa akong maid of honor kahapon? Kasi akala nila ikaw yung bride. Oh my God. Kasi kayo ni Alice ang humihiga sa kwarto kahapon. Yun palang masakit na sa part ko. Hindi ko alam kung manhid ka ba or bobo ka lang talaga. Kasi hindi mo naiintindihan ang mga ginagawa niyo. Alam kong gusto mo si Alice Shai more than just friends. Kaloka! I-block mo or hindi? That's what Jory said. And then, Shai's response. Mas maganda kung mag-usap tayo sa personal para mailabas mo lahat ng galit mo sa akin. Gusto kong masettle natin to lahat. Isang beses lang ako mag-warning at mag-warning. That's what Jory said. So, Jory said, hindi ko alam kung anong magagawa ko sa iyo kung sa personal tayo mag-usap. Baka magkasala pa ako. May sakit akong maninigas buong katawan ko pag masobrahan ako sa galit. Baka mamatay pa ako dahil sa iyo. So, that's what Jory said.